So right, good morning, good day mga tol. This is me again, Yonats TV. Welcome again dito sa ating panibagong vlog. So welcome to my YouTube channel. So mga tol, nadismaya tayo nung nakaraan, no, mga tol. Ito nga yung vlog natin nung nakaraan na na-delete natin yung edit natin, no, yung vlog natin, na-delete natin. So mga tol, ngayon ulitin natin yung vlog natin para naman hindi masayang yung effort natin nung nakaraan. So grabe, init noon, tapos edit, puyat, tapos biglang ganon, blam. Nawala, nabura natin. Ngayon mga tol, ulitin natin yung vlog natin dito, no. Pakita ko lang sa inyo yung specification nito ni TVS Neo XR 110cc. Pakita ko sa inyo yung features niya, saka yung konti lang naman papakita natin kasi hindi naman tayo pagdating sa review, kasi hindi naman talaga tayo masyadong magaling dyan. Kaya pakita ko lang sa inyo kasi matagal na rin ito gamit ng pamangkin ko, kaya hiniram ko muna para ipakita sa inyo yung TVS, yung lakas, yung power niya, no, yung power nito ni TVS Neo XR. Yung syempre shoutout muna, no, sa Wheeltech. Hanap lang tayo ng mga lantong motor, mga tol, yung Neo XR. Syempre sa Wheeltech yun. Okay? So ngayon mga tol, samahan niyo ako. Review natin 'to. Konti lang review lang natin. Tapos testingin natin, no, i-ride test natin, i-road test natin yung kanyang power. Let's go. Maximum torque is meron siyang 8.5 Nm. All right? Meron siyang 8.5 Nm ang kanyang maximum torque. Tapos 4,500 RPM. All right? Sobrang solid ni Neo 110cc, no? Neo XR 110cc. So panalo-panalo mga tol pagdating sa specification niya. All right? So pakita natin yung kanyang features, mga tol. Sa features, mga tol, panalo-panalo kasi kung ikaw eh mahilig gumamit ng power bank, so dito mga tol, hindi mo na kailangan ng power bank kasi meron na siyang USB port. Ayan mga tol, sa mga mahilig mag-charge ng cellphone natin, pwedeng-pwede na tayo rito kasi meron na siyang USB port. Ayan. Tapos pagdating sa kanyang panel, sa kanyang funnel, panel board mga tol, yan makikita natin dito yung kanyang analog type. Yan, meron siyang 1 2 3 4, tapos neutral ito, yung kanyang RPM at ang kanyang kilometer hour. Ayan. Tapos dito mga tol, makita natin yung kanyang headlight, engine push start, tapos dito yung throttle, brake, kanyang front brake, tapos dito syempre wala tayong brake kasi nga naka semi-automatic siya. Tapos dito yung kanyang high beam at low beam, syempre meron siyang passing light, left and right dito, tapos horn, ayan, may horn siya dito mga tol. Pagdating naman sa engine, sa may ignition key, ayan, meron siyang lock. Ayan, para safety tayo pagdating sa mga parking. So kailangan lagi nating ipo-park, laging nakalock ang ating mga motor. Alright, para safety rin tayo, paiwas nakaw. Pagdating naman sa kanyang compartment mga tol, is panalo-panalo, hindi nga lang kakasya rito ang helmet, pero pwede mong ilagay yung mga gamit mo, lalo-lalo na yung mga training coat natin, yung raincoat natin mga tol. Ayan, tapos ito yung kanyang lagayan ng gasolina natin. Alright, panalo mga tol. Pagdating sa taillight, stack bulb mga tol, left and right dito. Tapos dito yung kanyang nilalagay yung plaka. Tapos dito meron siyang reflector na kulay pula. Pagdating naman dito mga tol, is panalong panalo, double shock. Ayan, stock pa rin siya mga tol, naka-stock pa rin tayo. Pagdating sa gulong mga tol, sukat ng gulong, meron siyang 75 by 17, 2.75 17 yung sukat niya mga tol. Tapos rear tire sa kabila mga tol is ganun din, 2.50 naman dito, 2.50 by 17. Ayan. Okay, sa fairings mga tol, smooth na smooth, panalong panalo sa fairings, hindi mo na kailangan palitan yung fairings niya kasi talagang napaka solid. Sa kanyang headlight mga tol, bulb, ayan, may dalawang bulb siya, meron dito yung kanyang passing light. Tapos ito, makikita natin yung itsura dito mga tol, napakaganda rito, para siyang spider. Ayan, panalong panalo. Meron siyang color orange at black. Alright, ito yung engine niya, ayan mga tol, kulay black. Tapos meron siya ritong matte black na halo dito. Tapos pagdating dito sa kanyang bracket or yung kanyang sprocket mga tol, is meron siyang cover dito. Safety rin to para sa mga napuputulan ng kadena. Syempre, interior type,
Tapos hindi pa siya nakamags. Di ba? Pagdating naman dito mga tol sa kanyang fender sa harapan, panalo kasi napakakapal na ito at hindi basta-basta nababasag. Ayan. Sa kanyang 5, ito mga tol, medyo luma na kasi 3 years na rin itong gamit-gamit ng pamangkin ko. Kagandahan lang sa 5 niya mga tol, yung ganito, meron siya stainless dito. Ayan. Tapos yung lagay ng langis is 1000 ml yung pwede mong ilagay. Alright. So yun lang siguro yung may papakita natin no, dito sa ating TVS DUXR 110cc the underbone. Ayan. Panalo mga tol no. Comment lang kayo kung anong nakita nyo dito kay TVS DUXR. Ngayon mga tol is testingin naman natin yung kanyang power no. Sabi nga ng iba malakas daw talaga yung power nito ni DUXR 110cc. Okay? So testingin na natin yung kanyang power. Let's go. Hee. So right guys, good morning, good day. So ngayon mga tol, testingin na natin yung sinasabi nilang power na ito ni TBS ni UXR. Ang power na ito is 8.5 BHP. Alright, meron siyang 8,500 RPM. Alright mga tol, tapos sa kanyang power torque meron din siyang 8.5 Nm. At meron siyang 4,500 RPM. Okay, meron siyang 4,500 RPM. Alright mga tol, so ngayon testingin na natin to yung power na ito ni Neo XR 110cc gawa ni TVS. So si TVS, kung hindi ako nagkakamali, ang gumawa na ito is made in India. Okay, made in India to si TVS. So ang naglabas na ito ng mga branches is si Wiltek. Okay, si Wiltek ang naglabas na itong TVS. Kaya si TBS is talagang mapagkakatiwalaan mo kasi nga si Wiltek ang naglabas nito. Okay, pagdating sa makina sa kanyang engine, panalo to. Kasi napakalakas ng kanyang maximum power no, naka 8.5 siya. 8.5 BHP, tapos meron siyang 8,500 RPM. Alright, so testingin na natin to si TBS ni UXR 110cc. Isa siyang underbone. So meron siyang siyempre semi-automatic siya. Naka semi-automatic lang tayo. So, yun. Medyo matagal na tayong hindi gumamit ng mga semi-automatic na mga dicambio. Kasi sanay talaga tayo sa mga automatic. Alright, so let's go. Yan, tama-tama may mga nakamotor dito. Testingin natin kung uubra tayo dito. Let's go. Tol, malakas talaga. Dirahin natin. Solid, malakas. Panalo, mga tol, panalo. Ang lakas na ito. Ang lakas ng power na ito, mga tol. Medyo alanganin pa nga ako magpatakbo kasi hindi talaga tayo sanay sa mga gantong ratratan, hindi tayo masyado sanay dito. Alright, so para sa akin talagang malakas. May ibubuga pa to, may ilalakas pa to kung ang driver na ito is yung talagang sanay na sanay magpatakbo ng matulin, di ba? So para sa akin mga tol, panalo si TBS ni UXR 110cc underbone type. Alright, so hanggang dito siguro tapusin na natin tong vlog mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nanood. Comment kayo mga tol kung may mga suggestion pa kayo about dito sa pagbablog natin. Turuan nyo ako, turuan nyo pa ako mga tol kasi kulang pa talaga tayo sa mga kaalaman, di ba? So syempre para sa akin din naman yun, yung mga tinuturo nyo sa akin, yung mga pambabas nyo sa akin, para sa akin yun, hindi para sa inyo. Okay, so hanggang dito, tapusin na natin to. See you next vlog ulit tayo. Signing off. Maraming salamat.
At hindi ko na ibuburahin ulit itong vlog na to kasi hirap na hirap tayo pag vlog tapos mabubura lang. Alright, so see you next vlog mga katol. Peace out, signing off. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. This is me again, Yonats TV. At lagi ako nag-iiwan ng salitang give respect to get respect. Approve, peace out.